Hello, my sweet subscribers. Welcome back to my YouTube channel, hashtag Sweet Caroline. And this is another food vlog. So, ito ang meatless ginisang upo. Pero panoorin niyo to kasi meron tong kwento tungkol sa tamang paggisa at tamang paggamit ng fresh shrimps. Okay, so share and please like and subscribe, hashtag Sweet Caroline. And don't forget to press the bell. So, syempre, we will start off with the ingredients. Ano bang kailangan natin? So, yan. Ito ang upo, pero binalatan na siya. Okay? So, kailangan natin siyang slice into cube size na ginisang upo. And, syempre, meron tayong fresh shrimps. Yan. Nakita nyo ang shrimps. And, papakita ko sa inyo how to prepare this. And then, ito yung ulo. And then, ito yung katawan. Okay. And then, of course, gagamit lang tayo ng sibuyas, kamatis, and of course, garlic, and then cooking oil, and ating salt and pepper. Okay? So, ito na ang storya niyan. So, ang first step natin, ipapakita ko sa inyo kung paano piniprepare ang fresh shrimp. So, unang-una is syempre tatanggalin natin itong sa head. Ayan. And of course, itong titira natin ito dahil ito ang merong katas or juice. Yan ang kailangan natin. Okay? Siyempre, tatanggalin natin ang balat. Okay? Yan. Okay? So, nakita nyo na yan, di ba? So, ito lang. Yan. So, kita nyo yan. Yan ang magbibigay ng masarap na lasa. So, gagamit tayo fresh shrimps, meatless. So, ito ay pan-diet din. Yan. So, ayan, meron na tayo yan. Actually, nung bata pa ako, ito ang recipe na unang-una kong natutunan kung paano mag-gisa ng maayos. So, I want to share this sa inyong lahat kasi ang paggisa nito ay very, ang tatawagin ko ancestral ba? Kasi ito yung unang-unang tinuro sa akin noon eh, kung paano talaga mag-gisa. Okay. So before, ang ginagawa ko, nilalagay ito sa diktikan at didikdikin yan, di ba? Yan. Yan, dinidikdik siya. Dinidikdik siya. And then after that, i-squeeze mo siya. Yan, gaganyanin mo, i-squeeze mo siya. Pero, you know, noon pa yan. Ngayon, i-share ko sa inyo ang paggamit ng capsule cutter. Diba? Very modern na tayo ngayon. Hindi na ako mahihirapan mag-squeeze. So, lagay na natin ang head ng, o yung ulo ng hipon. Ang importante dyan kasi is yung katas. No, kukunin natin yung katas. So, super thankful ako sa capsule cutter kasi hindi ko na kailangan mag-squeeze, di ba? Okay? So, ito na yung ating shrimp head. Okay na? Yeah. So, we have to put some water. So, mix na natin yan. So, madali na siyang i-squeeze ngayon. Hindi na masakit sa kamay dati. Pagka dinidikdik yan, tumutusok-tusok dito sa mga kamay yung head, di ba? Laking tulong din ang capsule cutter, okay? Yan. So, kailangan natin siyang squeeze out. So, yan ang kailangan natin. Yung juice ng fresh juice ng head ng hipon. Okay? Kailangan natin squeeze yan ng mabuti kasi nandyan yung sarap. Yan yung masarap eh. Yan yung papasarap. So, kahit na hindi na tayo gumamit ng mga nor, shrimp, broth. Yan. And of course, ito naman, kapag hindi nyo na ubos, pwede nyo naman itong stock sa freezer and gawin nyo pa for another menu. So, ang sarap ngayon mag-squeeze. Dati, ang sakit eh. Yan. Pero, dahil sa capsule cutter, yan. Okay. So, that is my leveled up method. Okay? So, ayan, kompleto na yung ingredients natin for the ginisang upo. Okay? So, ayan. Meron na tayong shrimp juice. And then, meron tayong shrimp. Okay? Of course, yung ating
diced upo, and then of course the kamatis and sibuyas. Okay. And we put the cooking oil, of course, then garlic. Hintayin lang natin lumabas yung juice ng garlic. Huwag naman yung masyadong brown na brown. And then, of course, yung ating sibuyas. So, sa sibuyas, hintayin natin siya maging transparent in color. So, pag maging transparent siya in color, so, walang titigil. Ang filtra. Dami. Then, we will put in yung kamatis. How do we cook the kamatis? O paano ba natin igisa ang kamatis? I remember, sabi sa akin, dapat siyang ligisin ng maigi. Ganyan. And that's why ito nga yung ginagamit ko kasi itong sandok na to is yan. Maganda siyang ipang ligis ng yan. Parang dinudurog mo siya. Isa rin sa technique na para hindi mapanis yung ating ulam, kasi ang mga kamatis na madali sa mapanis is kailangan lutuin ng maigi ang kamatis. According to my nanay and my lolo, kapag nagigisa daw, kailangan yung kamatis talagang lutong-luto. Yung halos mag-fold na, nakikita nyo ba yan? Yan. Kapag nag-fold na, ibig sabihin naluluto na yung kamatis. So, halo lang ng halo. Kaya nga ako nasa outdoor. Dahil, para mapakita ko, yung talagang real cooking. Real time cooking. So, kailangan natin, lutong-luto talaga siya. Okay? So, nakita niyo, hindi ako tumitigil sa pagkahalo. Kaya nakikita nyo na, di ba? Yan. O, nagpo-fold na yung skin ng kamatis. Yan. Ang tagal, di ba? Hindi tayo basta-basta maglalagay. So, yan. Para talagang lutong-luto. Of course, pwede naman din lalagyan din niya ng pork, pero this is meatless, ginisang upo. Kaya, di ba, nakikita niyo na yan na, ayan, naluto na rin ang kamatis. So, ayan, nakikita niyo na nagpo-fold in na siya. Is lalagyan na natin ang shrimps. Okay. There you go. Ibigisa natin ang shrimps. Actually, pwede naman gumamit ng mas maliliit na shrimps. Pero, for this purpose, nilalakihan natin ang shrimps. And then, we're gonna put the salt and the pepper. Now, gisa ulit. Okay. Pag medyo nakikita natin habang nagiging orange na yung shrimp and then yung ating kamatis ay patuloy pa rin ulit dito. This time, lalagyan na natin ang shrimp juice.
Ayan. So what's the technique? Ang shrimp juice is according to my mom. Hintayin natin siyang mag-boil, pero kailangan continuous stirring. Continuous stirring kasi para maganda yung pagkaluto ng shrimp and mawala yung lansa. So, kailangan talagang lutong-luto yung shrimp juice. So, hanggang sa kumulo siya. So, buti na lang merong induction cooker na mabilis ang pagkulo. Nagagawa ng technology na yun. So, yan. Mmm! Naamoy mo na yung bango ng shrimp. So, hinintay na natin siyang kumulo. Ito na yung super kulo. Nakita nyo, habang kumukulo siya, nagiging orange na yung sabaw. Okay. Actually, dinagdagan ko naman siya ng water. Enough water lang para hindi siya para matimpla ng konti yung ating sabaw. Okay? So, yan. So, yan na yung kailangan nating ma-achieve, the kulong-kulo. Ibig sabihin no, naluluto na yung shrimp juice at nawawala yung lansa. Amoy na amoy po ang bango. And then, ilalagay na natin ang ating pupo. And this time, we will let it simmer. Yan, masarap yan. So, sa mga nagda-diet, meatless ginisang pupo. So wait for that. So ayan mga sweet subscribers, napakita ko sa inyo kung paano talaga ang tamang paggisa. Okay? And this time, luto na ang ating ginisang upo and it's time to eat! So mga sweet subscribers, eto na ang ginisang upo. Meatless ginisang upo. So heart healthy ito. Okay? So yan, makikita natin yung shrimp and yung upo ay ano na siya, medyo mushy. So let's try to taste. Pwedeng pan-dinner kahit walang rice, di ba? Healthy. And walang pork. Kaya so healthy. Ayan. Ayan. Makita nyo yung pinakasabaw niya. Very orange na. So, nitong luto yung ating shrimp juice. At saka yung sarap. Tama-tama. Okay. So, ayan. Share this video para malaman ang tamang pagkisa. So, please like and subscribe. Hashtag Sweet Caroline. And don't forget to press the bell.